Yo, what's up guys? AxiPlays TV here. Welcome back to our channel. So, for today's video guys, Plant vs. Undead update tayo, no? Dun sa, actually, dalawa na yung i-discuss natin dito, yung AMA ng PBU developers na nangyari kahapon, no? And also, update na rin, no? Plant reveal na rin dun sa ating farm, no? Na, actually, natanim ko na siya, pa. Gusto ko lang i-share din sa inyo, no? At, basically, nung nag-ano na siya, tapos na siya mag-grow, nag-automatic kasi siya na lumipat dun sa farm tab, no? So, automatic yun na pwede mo na palang itanim yun basta may slot ka, no? Okay? Share ko lang guys, napansin ko kasi mga YouTube channel na karamihan, no? Umpisa pa lang ng video, subscribe ka na, ganyan. Actually, ako ganun din, subscribe ka sa channel. Ibahin naman natin, no? Mag-subscribe na lang kayo pagka nagustuhan niyo yung video natin, okay? So, ayun, at least, di ba? Walang pilita. Umpisa pa lang, pinapasubscribe na. Hindi, kidding aside, okay? Plant reveal tayo, guys. Ito na. Ayan, actually, natanim ko na eh. Ayan, so lagyan natin ng konting suspense. Wala tayong magawa ngayon, eh, no? Sige, unti-untiin natin. Ano kayang nakuha? May hula ba kayo? Eto, okay. Mukhang wala. Puro sapling ata. At, ayun. Ano ito? Ayun, sapling ulit. Ayun. Uy, light. Alam nyo na ba yan, guys? Light. Ano kayang plant yan, no? Baka oregano to, guys. Ayun na. Nakakuha tayo ng, actually nung nakuha ko ito, kala ko fire na plant kasi kulay pula. Okay, so hindi pala ganun. Ayan, tapos ito na rin, hindi ko rin sure ha, comment nyo nga sa baba, tama ba ito? 2% seed dropping chance yung plant na ito, light. Tapos meron pang 1% dito, so ibig sabihin ba nun guys, 3% ang chance na mag-drop ng seed itong NFT natin. No, so comment nyo guys ha, yung mga nakakaalam, no, yung talagang ano, yung nag-caps lock, no, nakipag-caps lock, nakipag-seed cutie, no, para lang magkatotoo na mag-drop ng seed yung NFT nila, no, sa mga Facebook discussions, okay? So, ayan, puro kalukuhan na tayo guys, okay? So, ayan. nandito yung mga tanong ngayon ng community, no, so ito ang che-check natin. Bago ang lahat, ito muna, basahin nyo na lang yan kung ayan, i-post nyo yung video at greetings lang, parang greetings lang naman nila yan, okay? So, let's start with some contents on our coming PvP mode, okay? Okay, free to play, okay, so ilalabas talaga, parang nabasa ko na kanina na ilalabas nila sa Play Store or Apple Store ba yun, tawag dun? Itong game na as free to play, so kung gusto mo daw kumita, okay, you will have to spend much more time. Okay, we have two new games on Factory Chain. Yan yung sinasabi nila na sariling yung parang Ronin ata yan. Bummer ba ito? Bummer Party and Cube Bird. So ito siya. So ito yung kagad yung nakita ko, no? Parang ang ganda nung game, no? Parang ewan ko, personally ang maganda siya. Maganda pagtitingnan mo na dito. Parang ano siya, yung mga games na parang pambata pero parang masaya siya laruin eh, no? Eh no, yung mga games natin noon na nilalaro, no, parang ganito siya. Okay, so hindi ko sure kung bakit nagkaroon ng bird dito sa plant. Ano to? Ito ba yung crow? Okay, so yeah, may video diyan. Pilinay ko na rin yung kanina. At ito PVP daw ito, eh. Hindi ko pa rin sure kung paano ba to. Ito yung dine together. Ano ba ito? Parang wala naman silang sinabi kung paano ang gameplay nito mga ito, no? So ito basically parang Bomberman. Ito parang yung mga metal slug pero lumilipad. At ito yun na nga yung nilalaro natin ngayon katulad din ng PBE, no? Tsaka ito hindi pa natin alam kung ano ba yan, okay? So pwede tayo dito magbasa. Nilipat ko na lang ulit sa PowerPoint, no? Para medyo malaki, hindi tayo mahirapan magbasa, no? Ayun, may pa-PowerPoint na naman si AxiPlays, no? So guys, pagpasensyahan nyo na, di ko pa talaga nare-review ng mabuti itong AMA na to. Wala, gusto ko lang basahin ng habang yung live na ano natin, reaction natin, no? Sa mga nakalagay dito, medyo mahaba, no? Medyo, yung mga
limited lang ang time manood. Pasensya na kayo eh. Marami kasi tayong time, no? So, gusto ko rin mabasa lahat eh. Okay, so isa-isahin natin yung tanong tapos yung sagot, no, para hindi tayo malito. How many games approximate time we will have to play each day? Okay, currently we are planning on implementing an energy. So magkakaroon ng energy. However, you will also be limited by the durability of your plants. So may durability yung mga NFT. Okay, every game you win, your plants lose one durability, and once your plants run out of durability, you cannot use them. Okay, so anong gagawin natin dun sa gagawin natin sa NFT plant? We know that now with 100 saplings, okay, there are a lot of plants around. Okay, so about burning, ang sagot naman dito, okay, isang sagot lang. It is said that NFTs will have a limited number of uses. Okay, yun yung tanong natin kanina. Pag nag-zero yung durability, okay, but what about PVP? As the NFTs at factory chain can come back to farm. Oo nga. Okay, as we said before, each plant has its own usage and will be burned out. Okay, okay, tama. Durability, we will announce later a specific date where all plants lands from BSC will be cloned. Okay, so dapat i-announce talaga nila, no, para naman aware tayo, yung mga interested lang na mamili pa ng plant bago ma-duplicate, edi makakapag-prepare. Okay, how will the new plants be obtained in the BBB mode? Okay, will it be the same? What guarantees can you give the community that the game will positive? Okay, dito muna tayo. Casual mode, non-rank, will provide players with items to craft into an NFT plant. Ah, okay. So, makakapag-craft tayo ng NFT plant. Parang dito rin, no? Sa farming, no? Sa farm mode. Yung ano natin, yung mga LE at ipong ka ng saplings na 100. So parang ganun lang din. Pero ayun nga, casual mode, non-rank. So magkakaroon ng ano, rank mode kasi may non-rank, eh, 'di ba? Tama ba? Are going to implement any way to burn plants, okay, and useless objects. O yan, yan ito maganda. Mabe-burn ba, magkakaroon daw ba ng gamit or burning mechanism sa ano dito para mapakinabangan yung, syempre pagka meron ka ng maraming NFT plant, hindi mo na matatanim yung mga sunflower, ano mo, katulad ano ba, may mother tree ka, may plant ka, so ano yon, yung mga sobra mo na ganito, no? At unahin natin, yes and yes. Okay, okay, so mag-implement sila at magkakaroon daw ng burning dyan para magamit mo sa ibang bagay, no? Update 3.0 will include these mechanics. Okay, so yun naman pala. So pasensya na kayo guys, piliin lang natin yung ano, no? Masyadong mahaba eh. Regarding PVP, is there a rating? Or yun na nga yung sinasabi natin, kasi may non-rank silang sinasabi, so malamang may rank mode. Kung magkakaroon ng, basically kung magkakaroon daw ba ng rank mode. Yes, our goal is to provide an e-sport scene for VBU. Paano magkaka-e-sport, no? So rating and ranking system will be very extensive, okay? Professional and amateur. So okay rin naman yung may rank at saka may non-rank, no? Okay. O ito, ito maganda to. Is the weekly 10% increase in LE to PBU cap, okay? Once update 3.0 is out, this entire mechanic will be... okay. So mababago pa naman pala, guys. So pwedeng bumaba ang attack dito, kung 500 dyan maging 200, o pwede naman kung 500 maging 1000, no? So i-replace daw nila yan sa 3.0. Will there be new plants and lands in PVP? Yes, there will be new plants to be sold for the budget. It's actually a great time to join in the community right now, before the price shoots. Ewan ko lang ha guys. Siyempre, kayo yan, nasa sa inyo yan kung sa tingin nyo ba ay tama ito o ano. Siyempre, dyan napapasok yung inyong own decision making, no? Kung talaga bang, siyempre, wala man nakakaalam kung mag-shoot up talaga yan. Possible, dahil nga sa ganda ng, maganda naman para sa akin yung update. Pero, siyempre, mag-ingat pa rin sa inyong investment at ayun. Dapat confident kayo at baka ba maya sa bandang huli, magka problema, no, pag hindi nyo masyado pang naaral at
Ayun, yun lang. Okay. So kayong masusunod diyan. Your money, your rules, no? What will happen if you lose in PvP? What do you lose? Can you have any gain even losing? Okay, no, magandang tanong 'to. Okay, so you won't lose anything actually. Okay, not even your price. Okay, wala daw tayong magi-gain. Syempre, parang Axie lang sa arena. Mawawalan ka lang masasayang energy mo, pero wala namang nababawas sa iyo, no. Okay? So ayun, may matchmaking naman daw, so lagi kang may 50-50 chance. So kumbaga sa ka-match mo lang ikaw maiilaban, no. Okay, ito yung sinagot natin kanina, hindi pwede kasi yun, kailangan mong idaan sa exchanges yung PBU mo. Kung playable daw ba? Ayan na nga, ito na yung na-screen ko kanina, no. Play App Store at saka Play Store, no, magkakaroon daw yan kasi nga yun nga may latency issues nga naman pag browser mode susko. Medyo mahirapan tayo maglaro diyan ng pag yun talagang masyado ng ano, no, masyado ng complicated yung mechanics, no, hindi katulad ngayon na pindot-pindot lang ganyan. Syempre pag game na mas maganda talaga sa phone or may app sila sa PC, no? Okay. Check nga natin ilang ano pa ba tayo. Napakadami pa. Okay, ano na tayo. Second to the last na tayo, guys. Kaya nyo yan. Easy na natin, no. Parang wala pa ako masyadong ano, ha. Sobrang gandang nakikita. Inflation problem naman daw. Okay. It could be worse that many people flock to sell plants at the farm and continue to move to BBP. Oo nga naman, no. When we implemented the world tree, we have already accounted for this situation. Just know that by selling more plants on the marketplace, the chance for both new and old players to obtain good NFT for a cheaper price. Okay. When PvP mode comes out, people who sells all their plants will simply lag behind and won't reap any benefits from PvP. Siyempre, yun lang nga yun, no? Talagang TP, yung tinatawag nila na TP boys. Hindi ka makakapag-PVP at binenta mo na, diba? So, parang, ayun na, kayo nang bahala mag-interpret nun, guys, kung ano sa tingin nyo yung naging sagot nila, no? Ito na, last question na, guys. Ano, gising pa ba kayo, guys? No, so, ano ba, na-disappoint ba kayo sa, ano? Sa AMA o okay naman, natuwa ba kayo doon sa mga pinakita nila, no? So ayan, comment nyo sa baba, no, kung ano yung ano, may nadismaya ba diyan or ano, or ano, maganda naman para sa inyo. Okay, most popular question daw, don't you think that publishing the team profiles would generate more trust? Okay, so tama, no, maganda yung tanong niya. Kasi nga, mga parang anime ba o cartoons lang yung mukha nila, no? Taking into account that we are at a time when the confidence of the game is in doubt. Okay. So ito yung sagot niya, no? No big backer behind, we're just a group of game creators, no? In blockchain games. So this gives us freedom daw to create their games, but also we are very vulnerable, no, kung kumbaga mag-identity reveal sila, no. Not to mention that some of my teammates have received threatening messages. Okay, sige, tuloy natin. As a result, we need time to let our legal team do their work. We will go public when we're ready. For now, please see our commitment to the quality of our products. Okay, so hindi ko alam, guys, ha, personally. Ewan ko lang kasi sa totoo lang, 'di ba, mga kumpanya. Talaga naman maliit o malaking kumpanya, talagang may kumbaga, kung ikaw ay customer or ikaw ay client o ganyan, at syempre involve yung ano, no. Kumbaga pwede mong makilala, pwede mong itanong, pwede mong makita kung sinong owner nito, sinong nagmamay-ari nito, sino nagpapatakbo nito. Normal 'yan sa real life business, no. At talagang yung mga, sa totoo lang, yung mga ganyang mga threat daw na ano, hindi mo mawawala yan. Talagang pag habang nakikilala ka, tumataas, lumalaki yung iyong ano,
community, yung ano mo, halo-halo na yan yung papasok dyan. So, dapat maging maingat lang. Pero, para sa akin na, kung ako tatanungin, syempre, talaga gusto natin makita yung kanilang mga mukha, ano. Pero, yun nga, basically, ang hinihingi nila dito is magtiwala tayo sa kanila at, kumbaga, doon sa quality daw ng products nila, tayo mag-base ng ating trust, assurance, no? Parang yun ang assurance nila sa atin. So, guys, dito, kayo nang bahala mag-interpret niya, no? So, magkakaiba kayo ng opinion, syempre, okay? So, ayun lang. At mukhang, ayun, last na ito dito sa AMA, no? So, kayo, guys, ano ba sa tingin niya yung ano? Yung nagustuhan niyo dito, no? Sa update nila. Kasi ako, ito talaga gusto ko tong update na to dahil okay naman ako maglaro ng mga ganitong games, no, kung may experience nating malaro talaga ito. At ayun, ito meron din ganitong mode. So I guess yun lang guys for today's video at masyado na naman tayo mahaba, no, baka ikat na ng ibang part dito. So ayun, ganun pa rin, price, wala pa rin masyadong pagbabago at at least meron na tayong ano, NFT plant, no, kumbaga may bala na tayo kung ano mang mga parating na update at ayun guys, yun lang at pasensya na kayo, masyado nang mahaba itong video natin, sana nakarating kayo hanggang dito at share nyo sa comment section kung ano ba yung ano nyo, thoughts nyo dun sa AMA, no, na nilabas ni PBU and ano ba, okay ba sa inyo o medyo may nadismaya ba, violent reaction or ano, comment nyo lang guys, no. So ayun lang at sana makuha nyo na rin yung mga NFT plans nyo, no, para naman makaumpisa na ulit, di ba, katulad ko na magparm ulit para sa second NFT, no, kung hanggang saan naabuti natin bago mag clone para sa PVP. Okay, so yun lang guys, thank you so much and see you on my next video, bye bye.